Yo! Good day mga tol! Ay, isa pa, isa pa. Isa pa. Good day mga tol, dito naman tayo sa episode natin na tattoo one session. Yung client ko gusto niya ng mata na realism na ilalagay dito sa nakil. So, yun na nga. Papakita ulit natin yung close up. Bali point realism ulit siya eh. Tapos ganun ulit, reality gagamitin natin. So, pangalawang beses na natin siyang gagawin sa vlog na to. Yun, nanood kayo. Yun. Sabi yung ano. Okay! I-stencil na tayo. Hindi ko na-video yung stencil process ko eh. Bali sa next episode ko na lang yan yun. Para makita nyo. Yan, gagawin natin ngayon. Tara, tayo ako. Didikit niya na yung stencil. Gamit ko nga pala dyan, ano, electro stencil. Like niyo yung page nila mga tol. Medyo mahirap mag-stencil sa ano eh. Sa knuckle eh. Diba? Okay, so yun na nga mga tol. Isimula na tayo. Ingay na nagtatato, ino? Wala mo talaga, may ari eh mo. Dumaan tayo sa gilid. Parang podcast style yung gagawin. Oh, podcast o stream. Parang ganito. Ayan. Medyo mag-explain ako ng konti. Ah, na rin magawa eh. No? ECQ na lang kasi. Yun. Subscribe kayo to labang nanonood. Tapos tag niyo yung mga tropa nyo. Hindi kita kung ilang minutes na yun. Ayan. Start na tayo dyan. Diyan mo na tayo sa ilalim mag-start. Kasi pagka yung sa ibang part ka nag-start, parang sumasandal yung kamay mo sa stencil, nabubura siya. Excuse me. Kaya sa mga gilid-gilid muna tayo. Tapos, yun yung punas ko dyan, dampi-dampi lang para hindi masyadong ano, messy yung ano, yung area ng skin na ulit, gamit natin 3RL. Tapos, yung bolts, 7 lang. 7 bolts. Dalawa pa kami nag-explain, no? Ano, sok lang. Pwede nyo rin taasan. Nagmamadali kayo magtato. Pero mas safe, 7. Ah, ayusin ko lang yung ilaw ko. Ano ba to? Subscribe din kayo, ah. Siyempre, tama, mag-subscribe kayo. Kahit wala kayo natututunan. Ganaan ako mag-upload ng mga mag-upload. Yun. Ayun na. Nakikita niyo yung shading ko. Pwede niyo palang gawin ano? Parang paggagawa tayo ng outro. Ba tawag sa ganun? Intro, outro. Cross hatching. Para mas medyo mag-dark yung shading nyo.
ano lang, patong lang kayo ng patong hanggang sa mag-dark. Pero syempre, punasan nyo muna para makita nyo kung baka sobrang dark na nang ginagawa nyo area eh. Ayan, punasan ko. Tapos pinalining ko dyan sa pilik mata. Pilik mata ba tawag dyan, Erling? Sa pilik mata, 3RL din. Para hindi masyado makapal kahit na mag-heal siya. Kasi pagka medyo nilayo mo yung kapal niyan sa 3, sa 3 mga 7 ganun, medyo makapal ng tignan eh. Mabilis siyang kumapal, lalo na pag nag-heal kasi medyo sumasabog yung ink sa balat eh pag nag-heal siya. Kaya yung iba nagugulat, ba't parang biglang sumabog yung ano, tattoo ko, yun yun. Ginagamitan kayo ng mga kapal na liner. Usually sa mga maliliit na tattoo talagang 3RL lang eh. Minsan 5, pero makapal na yung 5. Ayan. Tingin nyo, sa ilalim talaga ako nag-start, lalo na sa mga realism. Tapos hindi ako masyado nag-outline eh. Pag kailangan lang, tulad ng mga ganyan, buhok. Ayan, kailangan ng outline dyan. Pero yung mga ganun, contour lines, kung tawagin, hindi ko na siya ina-outline para mas magmukha siyang realism. Ibis, no? Mas pag gumagawa kayo ng pointillism, medyo ano, alalay lang kayo sa dark, mag-dark ng shading kasi pag nag-heal siya, parang dumudoble yung dark niya. Kaya yung iba nagugulat, sakto lang naman yung ginawa nilang shading, tapos nahugulat sila pag gumagaling dumidilim. Kaya medyo mag, ano kayo ng allowance na medyo light lang kasi pag nag, pag gumagaling yan, nag-dark eh. Hindi katulad nung pag ginagamitan mo ng mga magnum, medyo nagla-light siya. Yun. Ang galing ko mag-explain. Ngayon, dyan na tayo sa ano, eyeball, pupil. Yun, mga tol. Wala akong masabi. Pinapanood ko yung sarili ko para akong tanga. Pero okay lang. Ganyan yung mga trip eh, di ba? Yan, noon ako muna yung parang mga ano-ano, zigzag-zigzag ng ano, mata. Mga details. Tapos, kung gusto nyo palang medyo high contrast yung mga ginagawa nyong tattoo, ganyan, nabibitin kayo sa dark part, pwede nyo patungan ng magnum yan. Wala namang rules dyan eh. Wala namang rules. Pwede nyo siyang patungan ng magnum. Pero dito sa ginawa ko, hindi ako nagpatong ng magnum eh. Kasi nakalimutan kong bumili. Yun, so, 3RL lang ginamit ko. Dahil yun lang yung available ko needle. Kasi yun lang lagi kong ginagamit eh. Sa ngayon. Dati puro colored ako eh. 9 magnum, 13 magnum. Ganun yung mga ginagamit ko. Kasi color. Color packing. Pero gagawa rin akong colored. Upload ko dito. Abangan nyo. Kaya kailangan na ano rin kayo sa ano, sa bell, notification bell.
Tapos yung needle ko dito, hindi siya zombie cartridge eh. Tulad ng lay yung ginagamit. Ano lang siya, ano bang needle yan? Alimutan ko eh, pero hindi siya zombie. Pero, maganda yung zombie sa mga ganyan. Pero to okay din. Ang ganda rin ng machine na ginagamit ko. Pang apat na araw ko na siyang gamit. Hindi ko pa rin siya chine-charge. Ganun siya kaganda yung battery life niya. Sobrang tagal. Shoutout nga pala sa ano, sa mga nagsusubscribe sa akin tsaka sa mga nanonood. Grabe, sobrang dami kaagad. Wala pa akong 1 week nag-upload. Magtutukin na yung subs ko. Maraming salamat sa inyo mo. Shoutout pala sa mga tropang ano, Sampalok, ayan, Bompalok, sa God Bless Tattoo, sa Bimana Tattoo, ayan, dalawang shop yan na, dyan ako nagtatattoo sa dalawang shop na yan, mga pamilya natin yan. Ayan, tignan mo, bilis magtattoo, di ba? Parang ano, tanga lang. Tas yung reference ko pala dyan, gusto ng client ko, yung design, nakatattoo na siya eh. So, yung mga case na ganun, nakatattoo na, wala na kayong magawa. Ang gawin nyo, hanapin nyo yung original na reference photo, photography niyan. Mas realistic yun. Kasi pag nakatattoo na siya, distorted na yung itsura niya eh. Swerte nyo pag nahanap nyo. Marami namang site eh na ano, yung pwede mong i-search gamit yung parang photos na. Para lumabas yung parang pinakamalapit sa itsura niya. Yun. Tapos, ganun. Edit nyo na lang. Yun, mag-upload din pala ako ng video paano gumawa ng design. Kahit yung simple lang, kahit yung photography lang na reference. Paano nyo laruin yung contrast, yung highlights, para pag tinatuo nyo. Alam nyo, may hilig sa mga high contrast. Kasi parang yun yung ano ngayon eh. High contrast na tattoo. Talagang gustong-gusto ng mga, lalo na sa Europe. Doon talaga gustong-gusto nila yung high contrast, sobrang dilim sa balat, tignan na parang ano, parang tanga, hindi, joke lang. Yung talaga yung ano yung baga, basta yun yan. Explain. Hirap mag-explain, norid-norid kasi ako eh. Hindi, joke lang. Hirap lang talaga mag-explain, kaya dinadaan ko na lang sa art. Ayan, dyan na tayo sa talukap. Huwag nyo kakalimutan mag-shading ng talukap, lalo na sa mga mata. Kahit sa maliliit na mga portrait, kitang-kita yung mata na walang talukap. Isa sa pinakamahalagang features ng mata yan. Talukap ba tawag dyan? Diba talukap to? Ayan. Talukap yan. Kasi dyan yung makikita yung ano, emotion ng mata eh. Parang nakadilat siya. Kung malungkot ba siya. O masaya. O sabog. Ganun. Yun. Isa sa pinakamahalagang hindi napapansin na parte ng mata yan sa mga nagtatato. Shadingan nyo. Isang technique lang.
Yung technique lang naman sa paggawa ng realism, kung ano lang yung nandun, yung nandun yung talagang gagawin mo. Lalo na pag gagawa ka ng mga portrait ng mga tao. Dito pwede ka pang maglaro-laro eh. Pwede mo siyang basagin. Basagin yung mga ano niya. Shading niya, ganun. Pero pag yung gagawa ka na talaga ng mukha ng tao, siyempre gagawahin mo yung itsura nun. Lahat sa shadow, yung values, spacing ng mga shadow. Oh, mahalaga yan. Ayun na. Bilis natin ah, sa ano na tayo ah, background sa taas. Galing yun. Parang napakabilis mag-tattoo, no? Time 6. Sa mga nagtatanong anong camera gamit ko dyan. Gamit ko ano, Sony A7 II. Talagang ano, pinipilit ko rin makabili ng mga ganyang gamit. Siyempre, para rin sa trabaho na to. Yun. Tapos ini-edit ko siya sa ano, Adobe Premiere Pro. Yun. Bilis mag-tattoo, no? Huwag magpapatattoo kayo sa akin, ano, like nyo lang din yung page ko, na doon naman yung mga links sa baba eh. Kasi pag sa YouTube kayo nag-inquire, hindi ko kayo kaagad nasasagot. Kasi sa page na lang kayo mag-inquire para nasasend yun na rin yung mga idea nyo, gano'n. Ayun na, nalilinis na natin. Tide, hindi, joke lang. Green soap yun ah, yung sabon na pinangsasabon ko. Baka maniwala, talaga kayo na-tide yun. Ayun na. Sa gilid ng talukap. Tapos itong gamit kong front cam, ano, Insta 360 One X2. Kasi yun pa lang yung alam ko na ano eh. I-import sa desktop ng mabilis eh. Yun, sinishading ako niya yung mga part na walang shading. Para medyo, ano, rough siya tignan. Hindi siya yung parang, yung ba yun? Parang puro diretso na matitigas na, ano. Ayan, tas susukatin ko ulit kung pwede pandagdagan ng shading. Mas maganda kasi kung ano, masarado siya eh. Ayan, pabuto yung sabuto yung tattoo, ayan. Ayan, medyo pantay na siya. Mabot na sa buto. Tapos linis lang, linis lang. Ininis okay yung mga inayang sa tissue. Inisin nyo na lagi para nakikita nyo na yung progress ng ginagawa nyo. Ayan na, nagpuputi na. Yung gamit ko naman na weight dito, ano, Starbright. Yun. Ganda Starbright na puti. Yun, tapos na tayo mga tol sa ating session ngayong araw na to. Maraming salamat sa mga tumapos ng panonood nyo sa video na to ngayon natin. Next episode,
Hindi ko pa sure kung ano eh. Pero abangan nyo na lang. Siguro ganun din. Magtuturo ulit ako ng mga simpleng mga steps. Paano gumawa ng pointillism, ng iba't ibang klaseng shading. Mga technique ko na ginagamit ko. Kasi iba ibang technique ang mga artist eh. Kanya-kanya tayo. Ano, yun. So sana gusto nyo yung episode ko ngayon. Let's go! Huwag nyo kakalimutan mag-like, subscribe kayo sa baba channel ko para laging updated sa mga ipopost kong video. Gagawin ko hanggat kaya ko maglabas ng mga content, mag-upload lang ako ng mag-upload para mapuno ko ng mga kung ano-anong klaseng video yung YouTube ko. Pero syempre, related sa buhay ko, tattoo, tsaka pagbabay. Yun. Salamat! Bagabeng! Pow! I'm gonna go get a little bit.